that little mouse, cause I'm an albatross. Hi guys, welcome po sa aking channel. Paki-like na lang po at subscribe nyo ang aking channel. At paki-pindot na rin po ang notification at bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. So guys, meron lang ako sa inyong isi-share. Ito yung konting kalaman. Ito po, itong high speed na to. May problema po nito ay nagpuputol ang karayom. At isa pa, isasama na rin natin bakit naglalaktaw ito. So dalawang problema po nitong makina to, itong high speed na to, ayan. Joke. Lagi po siyang nagpuputol ang karayom at saka naglalaktaw daw po. Yan po ang reklamo. So gagawin na po natin ito at ito po ay para meron din kayong matutunan kahit kaunti. Ito po ay lalo-lalo na po sa mga tahian na nag-upos na pa lamang. At saka sa narami kadalasan po, mahirap po tumawag ng mekaniko. So, mas kung emergency po ang tahian nyo, magagamit nyo po ito. So, panoorin na po natin to. Okay, let's go. So guys, umpisahan na natin kung bakit talagang nagpuputol ang karayom nito at naglalaktaw. So ito, may napansin ako sa gamit na to, tulad nitong rewinder. At so talagang hindi na pwedeng gamitin to guys. Bengkong na oh. Magagamit pa naman po yan kung ito ay gagamitan nyo po ng flat nose. Ito, pwede po yan kung gusto nyo rin po makatipid. At sayang naman kung kayo bibili pa. Ayan, pwede po natin ipitin nyo ng long nose para ma-flat. At isa pa po itong isang rewinder nya na ginagamit, eh marami rin pong tama sa mga gilid. Ayan, matalim mo, nasasalat ko. Ayan, ayan, tama dito sa loob meron din. Ayan, ayan, matalim. Diyan tumatama yung karayom, yung dulo. Kaya kadalasan nagpuputol ang karayom. At ito po ay may paraan. Liyahin lang po natin ito. Ayan, liyahin ng pino. Mas mabuti pong gamitin yung pino liha. Kahit 1,000, pwede. Ayan. Ayan po. Gandahan lang ating liyahin niya hanggang sa mawala yung matalim niya. Ayan. Ayan po guys. At itong kaunting nalalaman ko na to ay sishare ko sa inyo para po dun sa mga nag-upisa pa lamang na tahian. At lalong-lalo po sa hirap ngayon ng maghanap ng mekaniko. Maraming busy mekaniko ngayon. At ito po, bibigay ko po sa inyong tip na ito para po kung kayo ay marami po kayong gawa na arjel, naras po. Ayan po. Kayo po ay pwede na mismong gumalaw nitong makina kung maintindihan nyo po ito. At panoorin nyo mabuti. So guys, ito okay na itong rewinder na ito. Wala nang talim. So pwede na itong gamitin. So hindi ka na kailangan bumili. Kung kinakailangan talagang bumili, bumili na kayo kung may pera na. Hindi po guys, yan po ay magagamit pa naman. Basta po yung sira-sira ng rewinder nyo, yan talaga yung tapo na. Yan ay makakasira pa rin ng makina natin. So guys, sunod, galawin natin ay ito po ay may napansin din ako. Ito pong pressure po, eh hindi po tama. Slip, tingnan nyo po guys, tingnan nyo mabuti yung karayom nya. Di ba po? Oh, hindi tumatama ng kaunti dun sa pressure pot sa may right side.
Okay. So, pakita ko sa inyo kung paano i-adjust yan. Dito po, guys. Dito sa takip na to. Ayan. Kung mapansin nyo po, dito may screw dito. Ayan, guys. Ayan, ayan, ayan. Ayan, guys, ha. Ayan. Ito po, may screw to, no? Luwagan nyo po ito, kaunti. Huwag masyadong maluwag na maluwag. Yung kaya lang pong galawin yung pressure put. Ayan. Maluwag na po yan. Then, saka po, adjust nyo itong pressure put. Center nyo sa put. Center nyo. O, guys, kitang-kita po, ano? Ayan. So, yan po ang dahilan kung bakit isa rin siya nagpuputol ang karayom. So, ito, niluwag ko na po. Pwede na po natin adjust to. Landahan lang, guys. Ito. Move natin ito pa right side. Okay. Okay, center na. Okay. Center na, guys, ha. Kita nyo, ha. And then, higpitin na po uli natin itong screw na to. Ito sa may takip. Itong ginalaw ko kanina. So, ito, guys. Madilim, madilim. Okay. Ayan. Ayan, higpitan na natin natuloy. Okay, okay, okay. Ayan, mahigpit na, guys, ha. Wala. Okay. Ayan. Medyo pangit na ng screw sa loob. Kaya mahirap. Mahirap ihitin. So, pagka ganyan, guys, palitan na yan ang screw. Mas mabubuting bumili na lang ng bagong screw niyan. So, mahirapan kayo mag-adjust. Okay. So, ito, may higpit na. And then, sunod, guys, papakita ko sa inyo, isa pang course ng pagpuputol ng karayom. So, ito. Itong needle bar na ito, check nyo na rin. Pero ito, kung ito ay may alog, alogin nyo, hawakan nyo ganun, alogin nyo kung maalog. So, course din ang pagpuputol ng karayom yan, guys. So, ito naman, okay pa naman. At ito ay ganda pa. And then, double check natin itong needle. Ayan. Tanggalin ko muna, guys, ha. And then, so, kung marami pong operator na bakit po, minsan naglalaktaw. Ito po, nakita nyo, guys, to. Ito, ditong may uka na ito. Malalim. Yan ay dito sa sa kanan, dito natin ilalagay. At itong mahaba na may kanal na to. Ayan, yan, 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 yan. Ito, may kanal dito sa left side na to. Mahaba yan. Dito naman natin ilalagay yan sa harap dito sa left side. Okay, so. Okay, guys, ha. Ganyan, pagpasok ng tamang karayom, ha. Minsan kadalasan yung ibang operator, check mo, check mo yung needle nila. Baliktad lang pala, kaya kadalasan, laktaw. So, guys, pwede na natin baon yung karayom. Sagad natin. Okay. Okay, ganyan paglagay, guys, ng karayom, ha. Tandaan mabuti at yung ibang operator kasi, minsan, lagay na lagay lang karayom. O, di kaya malabo na rin mata, kaya ganun, di napapansin. So, double check na lang nyo. Ito, guys, okay na, mahigpit na. And then, sunod, guys, baba natin ang karayom. Okay, kung ito'y okay na. Okay na. So, tanggalin naman natin ang pressure pot para makita natin kung naka-center ang karayom sa butas ng needle plate. So, ito, tanggalin natin. Okay. Oh, so, may nakita ako, guys, na kaunti. Ito ay medyo hindi naka-center, ha? Ayan.
lamang dito sa kaliwa. Yung tinanggal ko kaninang needle plate, eh, ang daming tama, oh. Yan guys, ha. So, ito, kailangan sisinter natin mabuti ang karayom. So, tanggalin muna natin guys itong needle plate. Turo ko sa inyo kung paano i-adjust. Okay. Ayan. Dibagay muna ang tornilyo. Tanggalin yung dalawang tornilyo. Okay, next. Okay. And then, tanggalin natin itong needle plate. Okay. So guys, ituturo ko sa inyo kung saan ang adjustment. Tuwad natin yung makina, no? Ganun natin. Tutumba natin. Okay. So guys, ayan, naparumi ng makina. Talagang mahirap maglinis ang makina, no? So ayan po. Oh, kita niyo ang kabuuan niyan. No. Yan. Ano meron? Nabasa? Ito, guys. Ito. Dito kayo mag-a-adjust. Luluwagan niyo ito. Pag naluwagan niyo 'yan, 'wag masyadong maluwag para hindi magbago ang ngipin. Minsan pag masyadong maluwag 'yan, itong ngipin na ito, posibilidad na bumaba o tumaas pag kayo pag binalik niyo ito. So, yung kaya lang na adjust itong ano, itong arm na to. So, imomob natin pa, tutulak natin pa kaliwa ito para sumenter ang butas ng karayom sa needle plate. Okay. Nag-move siya. So, next, ipitan natin uli. And then, meron pa naman pong adjustment yan. Ito pong makina to ay iba ang model, no? Medyo old model na to. So, ito guys, pwede rin tayo mag-adjust dito. Kung nakita nyo po ito, nut, gagamitan nyo po ito ng open rings na, hindi ako nagkamali, mga 17 o 16. Then, kung saan ito, diretsahin nyo lang ito lang guys. Yan, yung suksukin nyo rin yung isang tornilyong ganyan din. Ayan. Dalawa kasi ang tornilyong yan eh. Ayan. So, ayan guys. Nakita. Hindi masyadong makita. No? Then, meron pa rin itong kayong ano, bubuksan. Wait lang guys ha. Medyo masikip eh. Ito guys, dito. Mahirap ang kita, no? Ganon din, kagaya rin ng nut na yon. Dito sa pinakandulo. Dito, meron ding kaparehas nun. Luluwagan nyo lang yan. Pag maluwag na yan, dalawang nut na yan. Ayan. Pag maluwag na itong dalawang nut na to, ito at saka dun sa kabila. Pwede nyo nang i-move dito. Parehas ng ginawa ko dito. Tinulak ko papunta ron. So, ito naman guys, pwede naman siguro dito lang. Kaunting adjustment lang naman kasi magigitna na natin yung butas ng karayom sa plate. So, kung kinakailangan lang, kung hindi pa talaga, talaga mapipilitan kayong mag-adjust dito. Dito. Adjust nyo yan. Kasi meron kasing makina na single needle. Madali lang i-adjust yan.
dito, saka dito sa katapat, dito sa ano, meron lang dito yung modelo na yun, ha, modelo na dito lang. So ngayon, next, balik natin yung makina ng ulo, balik natin sa posisyon. Okay, next, kabitan natin guys ang nether plate. Sensya na guys, ang galaw, ha? Okay. Okay. Lagay ko yung nether plate. So guys, lugan natin muna ito. Lugan naman. Lugan muna natin itong tornilyo ito sa ngipin. So, maluwag na pala. So, testing muna natin kabit ng nether plate. Ayan. Babaan nyo ang nether bar. Karayo, ayan. Okay guys, sentro-sentro na. So, pwede nyo na itong higpitan guys, ng tornilyo na to. Ito. Ayan. Higpitan nyo ito, ng gagamitan nyo muna ng maliit na screwdriver. Ito, malaki itong ginagamit ko, eh. Ayan, higpitan nyo muna yan ang dandahan. And then, tanggalin muna uli. Tsaka nyo higpitan. Parehas. Ayan. Okay, guys. Yan, mahigpit na yan. So, ito. Bago nyo ilagay ang tornilyo, i-center nyo muna ito. Karayom, okay, nakasenter na. So, pwede nyo na guys itong balik tornilyo. Subukan nyo kung higpitan ng tornilyo kung magbabago. Ayan. Tingnan natin kung magbabago yung position ng butas. So, hindi na guys, ano, eksakto na sa pinakang butas niya. Okay. So, dalawang screw yan. Ayan. Okay. Kita na rin natin. Okay guys. So, ayan. Okay na po. Yan po ay sentro-sentro na. At so, may problem pa nga pala ito, guys. Yung jumping. Sasabay na rin natin. So, panibagong tanggal natin, guys, ito. Itong nether plate. So, okay naman na yung sentro ng karayom sa butas ng nether plate, ano? So, ito naman gagawin natin, ano, nagja-jumping. Kung bakit siya nagja-jumping. So, yan ang reklamo nitong makina na ito, eh. Ng operator. Okay guys, para kung gusto nyo ano, makita ng maayos ang pag-timing, so pwede nyo tanggalin guys to dun sa mga baguhan pa lang mag-a-adjust. Pwede nyo tanggalin itong dalawang itong ngipin na ito, tanggalin nyo muna itong tornilyo. Ayan. Pero tulad ko po, hindi ko na po tinatanggal yan pag ako nag-a-adjust. Eh, kabisado na natin yan. So, ayan guys. Para kitang kita. Ay, so, talagang wala po sa timing. Ang akin na. Ayan guys, oh, nakakita nyo. Isa po yan sa nagpuputol pa rin. Kaya nagpuputol din ang karayom natin. Ay, so guys. Oh, wow. So, gawin natin guys. Lugan muna natin itong screw na to. Kung makita nyo ito. Ito, may luluwag akong tornilyo. Ayan. Huwag nyo pong masyadong luluwagan yan. Para kayang pihitin lang ng kamay. Ito po ay tatlong tornilyo. Ayan. Luwagan din po ito. Okay. Eksakto lang pong luwag. Kayang pihitin lang ng kamay, no?
Ayan, pangatlong tornilyo. Ayan, okay po. So, ngayon, itataming natin. Hawakan nyo guys itong handwell. Ito, hawakan yung handwell. Bababa nyo yung karayom. Ayan, hawakan nyo yung handwell na yan. Tapos, babaan nyo yung karayom. Okay, guys. Pagbabaan nyo ng karayom, ayan. Kitang-kita guys, para kita nyo kung paano ang timing. Wala po. Palilinawin natin guys, para mas clear. Okay na ba yan guys? Linaw na? So yan, wala talaga sa timing. Tumatama yung rotating sa karayom. So guys, ito pwede lang pihitin ito ng kamay. Ito, napipihit na natin yan ng kamay, itong rotating. Ipasok nyo lang dito sa ilalim. Ayan. Ayan guys ha, nakababa lang steady yung ano, yung needle bar. So naiikot guys itong ano. Yan, nakababa yung karayom, no? Naiikot ko itong rotating hook ng pakamay. Ayan. Ngayon, guys, sisinter natin ito. Nakita nyo, guys, itong itong karayom na ito. Wait, papakita ko sa inyo. Ayan guys, ang karayom. Kita nyo guys to, karayom ito. So, dito nyo patatama, dito nyo i-exacto sa gitna ito. Yung dulo ng looper, pinakan looper ng rotating hook. Yan, dito. Yan, dito. Gitnang-gitna nyo lang. Pagka sumobra ka dito sa taas, so, hindi magandang tahin yan. At pag sumobra ka naman dito sa baba, so, lalaktaw yan at maglalagot pa rin sinulid yan. So, kailangan, pinaka-maintain natin. Igigit na lang natin dito yung pinaka-butas. Dito sa pinaka, yung pinaka-looper pala. Yung dulo ng rotating hook. So, yan guys, pwede nating tahi sa manipis. Kung makapal. Pagka ganun ang timing nyo guys. So ito guys ha. Saka pagka na-timing nyo ito ng medyo may alawan siya ng gumagalaw ang karayom. Tulad niyan guys ha. Ito. Pakita ko. Okay. Ito guys. Okay. Pag ito yung gumagalaw ng ganyan, so jumping talaga yan, lalaktaw. Kailangan natin yan, adjust natin ang bahagya itong rotating hook. Ito guys, ito, itulak nyo. Yan. Yan po ang timing yan, huwag yung patatamain sa karayom. Yung dulo ng pinakang rotating hook. Pinakang looper, kumbaga. So, ayan guys. Double check natin kung gagalaw pa siya. So, gumagalaw. Kaunti pa. So, higpitan muna natin ng kaunti at sobrang luwag kaya madaling magbago, ano? Ito, higpitan natin kaunti lang. Okay. Tsaka natin galawin ulit, panibago.
Ayan guys ha, kitang-kita nyo, linaw nyo na. Warong nyo to. I-move natin ng kaunti pa abante. Para center na center siya sa pinakang kanalang karayong. So, ayan guys. Double check natin kung patama pa. So, ang timing nito guys, gabuhok na lang. Halos gahibla ng buhok. Pinakang maganda yan. Okay na po yan. Huwag lang tumama yung karayom sa dulo ng rotating hook. Ayan po. Kung makipansin nyo po yan, yan tama pong timing. Ayan po. Pakita ko sa inyo guys itong isang karayom. Kung mapansin nyo po yan, dito nyo itatapat kung hindi man po kita doon sa pag-timing ko. Dito po, dito yung dulo ng looper. Ayan. Ayan po, ang butas ha. Tapos dito po nyo itatapat. Ayan. Sa gitna, gitnang gitna kayo. Yung dulo ng pinakang looper nyo. Sa rotating hook, yan. At ginagaranti ko sa inyo, okay po yan. Yan po ay magagamit nyo sa pagka kayo ay nagraras ng tahi nyo at hindi na kailangang mahirapan pa kayo magtawag sa ibang mekaniko. So, yan po ay na-experience ko kasi po ako yung laging busy rin. Kaya po tinuturo ko sa inyo ito, kaunting kalaman ko na ito at bahagi ko sa inyo para meron din po kayong tip kung paano pag gagrabing sa makina. So guys, to higpitan na natin itong screw. Nandahan lang po at baka magbago ang timing. Ito. Nandahan lang guys. Ayan. Ayan. Higpitan natin lahat. Okay. Tatlo po yan. Ayan, screw na yan. And then, napansin ko naman po, medyo yung timing niya po ay okay naman ang position ng needle bar. So, yan po ay magandang timing sa manipis. Medyo hindi po kayo maanggang ba dyan na mag-block daw yan. Ayan. Makapal po, wala pong problema. Okay din po yan. Kaya nga lang po, kung kayo magpapalit ng karayom at malaking size, ito po yung size 11 lang, ha? Ito nakakabit. Kung magpapalit kayo ng karayom, so kinakailangan pa rin yung mag-adjust kayo ng rotating hook. I-adjust na rin. Lurugan nyo po ito at i-adjust nyo po. Nang paribago, i-move nyo pa punta ron. Kasi automatic na tatama ang karayom sa dulo ng rotating hook mo yan. Yan, yung pinaka-looper. Kaya posibilidad po na magputol din ang karayom nyo. Kaya panibagong timing po yun. Ganyan po. Ang nakikabit ko lang pong needle dito ay maliit, medyo maliit lang. Pero size 14 po ito, obra po ito. Wala pong problema dyan. Hindi naman po tumatama yung karayom sa pinakandulo nyan rotating. So ngayon, nahigpit na, no? So, ibalik na natin guys itong ano, itong pin para ma-testing natin kung talagang okay na. Okay. Balik na po natin ito. Tornilyong ito. Medyo mahirap kasi maliit ang tornilyo. Laki ng daliri natin. Okay po. Okay, higpit na muna ng kaunti lang. Then, ipasok na rin natin yung isa.
malaki, konti lang. May natin sabayan, sabayan paghahipit. Ayan. Madaling ipasok pagka hindi masyadong higpit yung isang tornilyo. Yan po, isang paraan din yan sa paglalagay ng mga tornilyo niya. At bago niyo po higpitan guys, itong dalawang screw na ito, hilahin niyo papunta rito. Papunta rito sa kaliwa. Tulak niyo po rito, papunta rito sa kaliwa. Ayan. Bago niyo higpitan. Okay guys, mahigpit na. Alright. Then, lagyan na natin itong needle plate. Baba natin ng karayom. Ayan, bago po natin nakasentro po yan, bago po natin ilagay yung tornilyo, baba muna po ang karayom. Ayan, ito bago po natin higpitan to. Ayan. Okay, higpitan na po natin. Habang inihigpitan po natin, alalayan po natin itong plate. Pero okay naman po, hindi naman po nagbabago ang hindi po nagbabago yung karayom sa butas ng needle plate. Naka-steady lang po siya. Ah, okay po. Yan, sentro-sentro po yung butas, no? Guys, oh. Yan po ang tamang position. Ganyan po. Ayan. Ayan. Ihigpitan po natin yung isang tornilyo. Okay. And then, sunod guys. Lagyan na natin itong pressure pot. Titesting na natin. Guys, screw. Bago natin higpitan guys ang tornilyo na to sa pressure pot, daba ang karayom, then higpitan na rin natin to screw. Ayan. Excuse me. Ayan, kusa pong bumabalik sa position niya yung pressure pot. So, ayan po, center na. Ayan guys, center na, center na. So, kusahan po natin, ititesting ko ito. Tatakbihin na natin. At, sulit na lang natin sinulid. Bang meter. Okay guys. Okay. Bagong case. Saka pong nahawak po kayo ng ano, bobbin case. So wala na lamang pala itong sinulid nito. Sandali lang po ha. Ito lapang sinulid. So, sandali lang guys. Walang sinulid eh. Iikit muna ako ng manual. Ano-mano lang muna po. Ayan oh. Ano-mano. Okay.
So, konti lang na rewind ko. Mahirap pa, mahirap pala pagka mano-mano lang. Ay, naku. Ayan, guys. Sulit ulit, nalagot. Okay, guys. Ito na. Lang guys, at may naipit lang sa bobbin case sinulid. Kailangan talaga paghahawak tayo ng bobbin case na ganito po palabas to para hindi naipit itong sinulid, hindi naipit dito. Maipit talaga. Nasikip pang bobbin case. Dali lang guys ha. So, pangit itong bobbin case ha. Okay. Ayan po. Ayan. Nakuha na po siya. Ayan. Kaya lang, may naiipit talaga. Ayan. So, meron pong sinulid pala sa, ano niya, sa rotating. May naiipit, kaya ganun. Ayan, okay na po yan. So, ito na po. Starts natin muna yung switch. Ito. Pagbukas niyo po nito, switch nito, huwag nyo muna po siyang aapakan. Yan, huwag nyo muna pong aapakan yung pedal. Ganun po. Sandali lang po, sasaksak natin ang wire nito. Hindi po pala nakasaksak yung wire nito sa switch. So, okay po. Ito na. Buksan natin ang motor. Ayan po. Huwag muna po nating apakan yan. Tip, isang tip pa po yan. Para hindi po umusok ang motor nyo. Hanggat maaari, pag bukas nyo ng switch, nakapreno po tayo. Yung pedal nyo po, nakapreno yan. Hintayin po nating umikot ng maayos yung motor nya. So, ito guys, pwede na siyang apakan. Ito, titesting natin, patakbahin natin kung talagang may laktaw pa o magputo ng karayom. Ito guys. Galaw. So guys, pangit ng tensyon. Guys, talagang pangit ng ayan po, pangit lang ng tension itong makina. So, kailangan pa natin i-adjust. Ay, pangit pa talaga oh. Ayan guys, oh, tuhog. So, ibig sabihin nito guys, wala siyang laktaw dito. Ganda ng tahi sa ibabaw. So, problema, maluwag lang ang tension sa ibabaw. So, kailangan nating adjust ang tension. So, mag-adjust tayo ng konti dito sa tension, guys. Dito. Adjust natin siya. Konti. Higpit. Higpitan natin konti. Ayan. Natin kung okay na tension. So ayan guys, oh, medyo maluwag pa siya ng konti.
ito, ito. Yan, yan yung tahi niya. Maluwag pa ng kaunti. So, kailangan pahigpitan natin ang tensyon. Kaunti pa. So, dito. Pakanan. Sa dalawa. Yan, mga tatlong ikot lang. Pwede na yan. So, testing ulit natin guys kung okay na siya. Tensyon. Guys, wala nang sinulid ilalim. Talaga. Dahil lang guys ha, naubusan ng laman. Wala sinulid eh. May sinulid ko po dyan sa welder. Ito guys, meron kaunting sinulid. Okay, testing natin. Okay. Naipit. Naipit siya. May kailangan tayong adjust. Masyadong masikip ito guys ha. Masyadong matigas ito. Luwagan natin ang kaunti yung screw nya. Ayan, luwagan natin ito, pakaluwa. Kaunti lang. Labang ibang basahan dyan. Okay guys, tingnan natin ang tension. Okay guys ha, na yan, kahit na contrast ang sinulid niya, ibang kulay sa ilalim. So balance na ang timing yan at ang tensyon. Oh. Ayan guys ha, walang lumalabas na puti. Ayan, walang lumalabas na puti yan. So may konti pa, pwede natin pihitin pa ng konti pa kanan. Konti-konti lang para mawala yung puti. Ayan. Okay. Siya na guys, ang galaw. Guys, makapalit ang tinatahe ko na to. So, titesting natin sa manifest kung talagang okay na siya. Ayan. Okay na yan. So, try natin sa manifest. Ito guys yung tila nila, medyo mahirap-hirap to. Cotton spandex, talambot, lambot tilahin.
try natin siya rito. Kung siya ay maglalaktaw. So, ayan. Ganda na guys, ha? Wala siyang laktaw. Kahit bilisan natin ang takbo. Okay. Okay guys. Okay guys, ha? Wow. So, medyo malaki ang stitches natin. Paano ba mag-adjust? So, ituro ko na rin sa inyo kung paano pag-adjust. Ito guys. Ito ang adjustment ng stitches. So, wala na siyang number. Ngayon, malaki yung stitches ng tahi natin. Ayan, ang laki. Adjust natin pa... Adjust natin pa kanan yan. Bago nyo pihitin to, pindot muna ito. Pipindotin nyo pababa para hindi masira ito. Ayan. Okay. Bitawan nyo. Okay na yan. Maliit na stitches. Okay guys. Ayan, tama na. Okay. So guys, maraming salamat at hanggang dito na lamang tayo. So sunod nating video, papakita ko sa inyo kung paano adjust naman ng overlock at o di kaya or piping. Kahit aling makina po, ituturo ko sa inyo. Ito po ay mga simpleng pamamaraan lamang po na ituturo ko sa inyo. At ito po ay makakatulong sa inyo sa pamamagitan po ng pag-vlog kong ito. So guys, maraming salamat po. See you my video. At kung hindi ka pa naka-like sa akin, paki-like na lang at subscribe. At saka pindutin na rin po ang bell button at notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po. Bye! So, ayan guys, tapos na po, ano? Yung pong tinuro ko sa inyo kung paano nagpuputol yung karayom saka yung paglalaktaw, ha? Ayan po. So, guys, siguro po, may next video. Itong aking gagawin ay sa overlock po siguro at saka sa piping machine. Kahit ano pong makina, may nalalaman po tayo konti, babahagi ko po sa inyo. So guys, please like and subscribe po. At pindutin na rin po ang notification at bell button para lagi kayo updated sa aking mga videos. So ayan po, see you next my video guys. Thank you for watching. Bye!